Good morning, Well, everybody. Yay! Happy Monday. Hello. O di ba lagang oh, aga-aga lagang oh, di ba? Ano na? Yeah. Monday na Monday. Oh, oh. Sorry, happy Monday wise. Oh. Happy Monday. Guys. Kamusta naman kayo, happy Monday. Guys? Charis. Ana, pagyo process mo. Miley Cyrus yan. Para a cappella. Hindi mo naririnig? Meron na. Ano mang lagi, ano mang kulay, taas, sama-sama sa tagong a singer. Umulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di matanaw. Ano mang hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Sorry naman sa boss. Ang sikap sa tayo tumalon, sumigaw, magkawa. Ang taas pala nun. This is your show. This is our time. Kapamilya po. Forever. Showtime! Yes! Ano nangyayari sa wifi ko? Bakit nag-bayad time na ko sa pagkakalan? Diba? Wala naman tayo sa mga padagat ngayon. Hindi makamala. Ito na nga. What's up, Showtime Onliners? And welcome sa pinakamasayang tambayan online na laging nandito para pasahin kayo. Ako po, si Wise Estabilio. Yes! Oh, ano na? Oh, nagulat kayo, no? Akala nyo kung sino ang anong boses to, no? Samahanin nyo kami ngayon, ha? Sa araw na to, siksik na good vibes, basta ang hatid namin sa inyo. Anarams ito, mga kaibigan. Okay. Mula sa Singapore pala. Ayun na kayo naman pala. Singapore tayo. Siyempre, nagra-rides tayo dito, eh. So, lulubusin natin yan. Kaya napapaos tayo. Sigaw na sigaw. Go. Okay lang yan. Enjoy. I got my time to enjoy. Kaya naman na ako, sagot na namin ang entertainment ninyo. Saan man kayo sa mundo, ako naman, si Mara Delgado. Yes, at kahit pa o si Ana, sama-sama tayo ha, na magsaya at mag-enjoy. Ako naman po si Anthony Castillo, and this is Showtime Online You! Yes! Oh my God, it's a beauty talaga. At saka gusto ko yung boses ni Ana ngayon, alam mo yung parang mga radyo sa umaga, yung ganun ng tunugan, no? Good morning. Yung boses ni Ana, hindi bagay maging masaya. Dapat seryoso pala si Ana sa ganyang boses. Oo, kaya nga, ganito ako ngayon eh. Tamang formal lang, yung hindi mo mabibiro. Hindi ko kaya yun. Pero ano, kumusta naman kayo? Kumusta naman ang weekend? Ano mga ganap sa buhay? Kasi si Ana, para nakita ko, nag-Singapore yan. Nasa Singapore ako. Extension din to ng aking birthday celebration. O, diba? One week tayo mag-stay dito. Kaya lulubusin na natin. Bawat sulok ng Singapore, talagang susuyurin natin yan. Talagang susuutan natin yan. Diba? A year long celebration. Akala ko month long lang eh. Pero year lang pala. Tapos next year, celebration ulit, tuloy-tuloy na yon. Yeah, tuloy-tuloy na. Kayo guys, kayo, kamusta naman kayo? Grabe yung voice ha, may billboard ha. May billboard ha. Uy! Huwag na masyado kayo. Ang meron sa ano mo sa wifi mo, makang palibasa, may parokoy, may pag-anam to sa billboard eh. Yes. Ay, antaray mo dyan, congrats ha. Ano ba to, Wise, first congrats. Billboard mo na naganap sa buhay mo? Maraming salamat. Oh, first billboard ko, kasi dati sa mga tarpaulin lang ako sa mga dati nung nag-SK chairman ako, doon ko nakita yung sarili ko. Pero ano, ngayon, nakita ko sa EDSA pa. So sa mga ano, dadaan sa EDSA, southbound, kapag nakita yung billboard ko doon, picture niya, tag niyo. Yeah. Ay, hindi ako pagmapadala ko dyan, itatag kita. Amponga! Napaka-proud! Yes. Sinamaro naman, Anthony, kamusta naman ang mga buhay natin dyan? Ako, pahinga muna kasi kaya galing ko lang naman sa mga kamelyo. So, pahinga muna tayo. Nagaling ng Dubai kasi si Maru. Dubai yan eh. Pahinga muna. Taray, oh. So, tamang relax lang muna. Oo. Si Anthony. Oh,
si parang Anthony naman. Lang din. Ako, medyo paus din ako katulad ni Anna kasi eh, lumagari ako kahapon ng dalawang gusto. Nagpapayaman yung Anthony, nagpapayaman. Oh, nagpapayaman. Kailangan natin pabili ng pagkain kasi lagi tayong gutom. Ay, oh, malakas kumain to eh. Kailangan natin magtrabaho kasi magastos talaga tayo. Tama. Ayun ang aminin natin. Aminin natin yan. Totoo yan, totoo yan. So, work talaga. Oy, pero bukod dyan sa mga kamustahan natin, alam nyo ba, na ngayong hindi pala ngayon, kahapon, ha? Pinagdiriwang din. Dami mga pinagdiriwang ngayon bukod sa birthday ko na year-long celebration. Siyempre, buong Pilipinas, ito, ika-124th celebration ng Araw ng Kalayaan o ang Kasarinlan. Ayan pala ang tawag doon, Kasarinlan. Happy Independence Day sa lahat ng mga ating kababayang Pilipino. Malayang Pilipino, yes. Happy Independence Day. Pero susagoy na kaagad, ano? Susagoy na tayo kaagad. Agad-agad tayo, kaya naman, eto na, tawagin na nga natin ang mga TNT contenders na susubok agawin ang Golden Mikropono sa ating 4-time defending champion today. Yes, please welcome to Showtime online new JV Haushan from Santa Cruz, Laguna, and Elizabeth Leyba ng City of Alizay, Quezon Province. Let's go! Hello! At syempre, makakakwentuhan din natin. Hello sa inyo, guys. Makakwentuhan din natin ang 4-time defending champion na si James Reyes. Ayan. Hello! Hello! Magandang umaga sa inyo, guys. Ayan, JV, Elizabeth, and James. Bati muna kayo sa ating mga Showtime Onliners. Sino? Sino una? Ito muna. Hello po. Nagturuan sila. Mara po sa inyong lahat ng Showtime Onliners. Yes. Share niyo itong live na ito para marami kang makapanood. Oh, yes. Tama. Yeah. Hello po. Good morning po. Ayun. Alright. Okay. At dahil dyan, ano natin? First question. Magkamustahan tayo, guys. Kumusta naman? Kumusta naman tayo, Elizabeth? Ano pinagkakabalahan ngayon maliban dun sa pag-prepare natin dito sa daily natin ngayon sa tatawag ng tanghalan? Sa ngayon po, ang pinagkakabalahan ko po ay isa po ako musician tapos nagla-livestream din po ako. Paggabi, musician tapos pag walang gig, yun, nagla-livestream din po. Okay. How about you, Elizabeth? Parang same din po kami ni JV, parang nagigig din po ako, then nag-stream din po ako, ayan, para maano naman yung aking buhay. Parang bagay kayong dalawa, ay, single kayo. Ay, huwag naman. Tama ako. Gumagawa kayo ng love team, gumagawa ng love team. May anak na si JV. sorry po sa family ni JV. Kasi talaga sa wives, oh. Pero ito naman kay James. James, ibalita namin eh, pang-apang limang laban mo na, tama? Yes. Ano ba ang feeling na, ayan, katabi mo yung mga hahad lang sa yung panglimang panalo? Ay, grabe naman yung hahad yun lang. Weekend naman. Kaya lang, ano naman, masaya lang kami. Tapos, ayun lang, let's have a great performance. Yeah. That's right. Parang nagkulat sa gilid doon pang sinabi may great performance. Hindi na ganun ko na, nasuntok ko na sa likod ni Joke lang. Okay. Nasaktan ko na pala eh. Pero ito, para naman kay JV at Elizabeth, bago kayo naging TNT contender, ano bang pinagkakaabalahan nyo sa buhay bago kayo sumali? JV mo na, sige. Ang pinagkakaabalahan ko po, nung hindi pa po ako nagti-TNT, last 2020 po kasi, nag-TNT na rin po ako, and nag-rest back po ako ngayon. Nung last 2020 po, hindi pa ako nagti-TNT, isa po akong rider po. Rider po ng mga food delivery. Rider in tandem? Ayun, wise! Huwag mong sinasabi yung ano mo, sideline mo. Pag-aalataan. How about si Elizabeth naman? Yes. Sa ngayon po, nagla-livestream po talaga ako. Parang yun po yung full work ko po. Then, mga gigs. Gigs talaga. Sometimes singer.
Yep. Kay James naman, kwentuhan mo naman kami about dun sa naging laban mo noong Sabado kay Ruby David. Tama ba? Tama ba, JV? No? So, James pala, mali-mali na ako. Nung nabilangan ba siya ng dalawang beses ni Punong Hurado Ogie Alcacid, medyo kinabahan ka ba din doon na baka ikaw ay mabilangan din? May ganung factor onte, pero nag-focus din ako actually sa ano, sa syempre sa performance ko rather than focusing on yung performance ni Ate Ruby. Okay. Mm-hmm. Okay, sige. So si JV at Elizabeth naman, ilang beses ba kayong ano sumali? I mean, bakit ba kayo sumali sa tawag ng tanghalan? Ano yung nag-unjok sa inyo? Gusto lang nila, naiinip sila. Word sila. Abali, ang na-unjok po sa akin, ngayon, sumali po ako dati, ngayon parang mas may suntok. Ano po yun? Parang may fighting spirit po ngayon na sumali. Kasi parang may nag-unjok. Para po sana ko itong laban na to. Ah, ayun na po pala. Si Elizabeth naman, may nag-udyok din ba sa'yo? Iyo ako, Char. Ano? Naiyak siya. Para naman po sa akin is, first po talaga is si Lord yung inspirasyon ko po sa lahat. At syempre sa ating, sa aking family and sa aking mga kaibigan. Hey, hello guys. Shout out sa inyo. Nakabati ka agad ha, wala ka nang babatiin mamaya. Charot lang. Pero ito sa champion naman natin, ano naman paghahanda ang ginagawa mo syempre para patuloy mo talagang madepensahan ang Golden Micropolo today, lalo na 'di ba? One win away na lang, nako quarterfinals na. James. Ako nagbe-base ako dun sa comments sa akin nung Saturday. At the same time, yung mga criticisms din, constructive criticisms sa mga nanonood sa akin. So I take it na parang how can I adjust? Kasi syempre, performance di lang naman sa judges, kundi sa mga nanonood online. Ayun. Yes. Tama. Yan, preto naman kay JV at Elizabeth. Anong klase paghahanda naman ang talagang ginawa niyo para nako pigilan ngayon si James kasi panglibang na nga ngayon. Ay! Pigilan. JV. Talagang disiplina po talaga sa sarili. Na yung mga dati kong ginagawa nung hindi pa ulit ako nag-TNT ngayon, parang inalis ko na. Yung mga, ayaw niya sabihin. You know, strategy daw yun. Strategy. Bawal mo na malamig, bawal mo na matatamis. Disiplina mo na sa sarili. Okay. Elizabeth naman. And speaking of malamig po, yun po, totoo po talaga yun. Then, tulog lang po siguro ng maayos para ganun po. Kasi tama. Pero nagmalamig ka kanina. Ah, lagot ka! May binuko ka! Malamig ka, yun na. Pero tama yan, basta importante ang tulog. Pero ito, may tanong kay James. Bigyan mo naman kami ng clue kung anong kakantahin mo mamaya without mentioning the song title or the song. Again, it's a love song. And I'll take you to where papaiyak at kikiligin kayo. Ayun na. Ang hirap naman ng iyak tsaka kilig. Pwede pa lang. Ang hirap naman ng sabayin mo. Sige, wag natin yung iyak tsaka kilig na yan ni, ni James. Pero para kay JV tsaka Elizabeth, ano naman ang mensahe ninyo para kay James? Sa ating four-time defending team na si James. Sabay na ba? Sa isa. 1, 2, 3, go. Tama naman yung Golden Micropolo. Okay naman daw, sabi ni Elizabeth. Nakausap. May pakiusap si Elizabeth. JV, anong message mo? Ako, ang message ko po, yun lang. Katatching ng message mo, JV. Parang nabuhos bigla itong si JV. Control si Kandel. Ang message ko po, basta kung ano mangyari. Enjoy lang po. Basta. Pero sana magpatalo ko na nga. Pinaganda lang sa simula eh. Pero ito si James. Ano naman ang message mo sa contenders natin na parang Gina Jing agawin ng Golden Micropolo sa'yo, ha? Kaya. Wag ka. Nakakaibigan kami, guys. Let's give great performance para sa mga manonood, sa judges, to everyone. That's right. Yeah. Good luck sa inyo, yes, guys. Yes, maraming salamat, JV, Elizabeth, and of course, James, good luck po sa inyong laban na maya sa tawag ng tanghalan. Yeah. Ah.
Bye guys. Alright. Hoy, ano nga bang aabangan ngayon sa It's Showtime? Eh, meron tayong palarong pangmadla, syempre. Yes, yes, abangan din ng ano ha, Showtime Sexy Babe. And syempre, ang mga nakasama natin kanina sa tawag ng tanghalan Year 6. Ayan, at syempre, hindi tayo makahuli dito sa Showtime Online New. Ano bang aabangan sa atin, guys? Ayun, makakasama natin, makakwentuhan natin si Rachel. Miss Rachel Alejandro. Uy, wow. Mag-isita tayong pamalakas. Uy, abangan natin yan, ha? So, yung kantahan, syempre, with YSN. Ay, ako pala yun. Nabigla ka din. Ako pala yun. Abangan niyo mamaya yung husky voice ko, Miley Cyrus tayo for today's video. Abangan, syempre, makasama rin natin mamaya ang Showtime 60 Babe winner for today. Ayan, kaya naman Showtime Onliners, mag-tweet na po kayo, mag-comment, mag-react ko anong gusto niyo sabihin sa amin today gamit ang ating official hashtag na hashtag Showtime Malayang Magsaya. Yan. Mm-hmm. At saka meron kayong mga request na gusto niyong kantahin namin ni Ana mamaya, sabihin niyo lang kung kaya namin. Aerosmith-wise. Yung alone ko, Sinda niyo ako na taas. Sige, tsare. Hello, ayun. To the fire, to Anna. Diba? O, basta guys, ha? Ano, diba? Parang, hindi ko kaya yun. Parang gusto ko mag-moriset si Anna today, moriset. Ano ba? Ako, napakasisiul lang yun pag ito yung boses ko. Hello. Karot! Dilingera ka, girl! Uy, okay. Ayun nga, tuloy-tuloy pa rin po ang kasiyahan. Magbabalik po kami dito sa... Showtime Online! Welcome back to Showtime Online! Yes, hello po sa ating mga kapamilya online live viewers! Yes, yes! Showtime Onliners na ako! Mag-tweet na kayo, mag-react, mag-comment po sa amin na gusto nyo sabihin. Gamitin lamang ating hashtag for today na hashtag Showtime Malayang Magsaya! Yes, and iniimbitahan din po natin ang lahat na mag-subscribe at mag-follow na rin sa ating YouTube channel and FB page. And maraming salamat po dahil nakareach tayo ng 1.58 million subscribers. Wow. Thank you so much, guys. Hey, road to 2 million na tayo, ha? Malapit na yun. And gusto natin congratulate, yes, ang ating mga host na naka-good job sa parang pangmadla. Medyo mahirap yung mag-shoot ng boy dun sa baso, ha? Hirap yun, ha? Malaki-laki ang naipon nila ngayon para sa ating madlang people kung sino man po yung maswerte yung mapipili. Mm-hmm. Oy, una pagkakataon to ni Ate Al, ha? Na maglaro. Na maglaro. Yes. At ang cute niya maglaro pa rin talaga noon. Parang hindi nakawala yung cuteness niya. Kahit anong kilos niya, cute. Basta para sa akin, cute. Ganyan, di ba? Pretty. Parang tayong apat cute, ganon. Oo, parang ganon. Sino pa ba magbubuhat ng bangko natin tayo-tayo? Tayo lang din naman talaga, oo. Tama. Pero eto na nga mga kapamilya, makinood at sumali na sa PIE para manalo ng cash prizes dahil mamimigay ang PIE ng up to 10 million pesos sa first 3 months pa lang. Grabe naman yun. Yeah. Oo naman. At eto ha, oras-oras at araw-araw, may mananalo ng GCash. Uy, hindi pala, ng cash prizes. Yes, makikita ang... Limangkita ang ang PIE by rescanning your digital boxes or going to pie.com.ph/join or sa youtube.com/IamPIEOfficial. Yes, at syempre, available din sa Sky Cable Channel 21 o sa GLive sa GCash app. Araw-araw ka nang pwedeng manood at manalo sa interactive show ng PIE Channel Live from 5 a.m. to 2 a.m. Yes. Mm-hmm. Wow, sobrang exciting yan dahil sa PIE, bawat kaga, final lahat. Bongkambongga yan. Mm-hmm. At eto na nga, hamad lang people, abangan ng 1MX 2022 in London with Darian, Easy Meal, KZ, and Bamboo. Yes, yes, kasama rin si Angela Ken, Jeremy G, and Sab ngayong July 30 sa Apscourt Farm, London. For tickets and more info, just visit bit.ly/1MX London 2022. Mm-hmm. Yeah. So, bili na kayo ng ticket, guys. Ha? And see you, makasee you sa London. Nakala mo kasama tayo. Punta ka. Tama yun. Ano tayo sa punod? Tama yun. Uy, pero eto na nga. Guys, meron tayong special guest dito para... Yes! Diba? Medyo sabi na excited ako, sabi ko, wow, may special guest tayo ngayong araw to promote her series of shows sa Amerika. Please welcome to Showtime Online U. Siya lang naman po ang nag-iisang queen of heartbreak songs, Miss Rachel Alejandro. Oh my God.
Hello, Miss Rachel Alejandro. Good morning. Good afternoon na pala. Ayan. Greet po muna natin ang ating ano, Madlang People. Hello, Madlang People. All the way from New York. Wow. It's so Boy. Nice to be here on Showtime Online. Lahat ng mga kapamilya all over the world. It's so nice na magkasama kayo kung ano mang oras dyan sa inyo ngayon. Mm-hmm. Alam mo yung ano, yung ngiting hindi matanggal. Alam mo yung ganun. Oh, totoo. Nakakaawa yung smile. Diba? Grabe yung smile. Pero ito po, Miss Rachel, kamustahan po muna tayo. Ano po ba ang pinagkakaabalahan bukod po sa pagpo-promote ng inyong series of shows diyan po sa Amerika? Of course, medyo nalulungkot nga ako kasi last 2 weeks na ng airing ng The Broken Marriage Vow. And nakakatuwa kasi ang dami kong napuntahang mga cities dito sa US. And yan talaga ang bukang bibig ng mga kapamilya dito. How they love the show. And how yun nga din, parang they know the end is coming. Oh. Sabi nga nila, papunta na tayo sa shocking part. Ay, shocking na ngayon. It's exciting. Part na, shocking part ng ano. So, yeah, I'm a little bit parang feeling you know, emotional about that kasi talagang sobrang na-enjoy ko yung role ko as Natalia Lucero of The Broken Marriage Vow. And yun nga, I started itong earlier this year, medyo nag-umpisa na rin tayong mag-audition para sa mga US projects din. So I was lucky enough to have shot a film dito sa US which will be shown on the Lifetime channel. So yeah, I'm excited about that. And then I also that will star Casey Concepcion, directed and produced by Tony and Grammy Award winner Jet Tolentino. That was shot here in New York then. So yun yung mga project. No, kaabang-abang. Magandang project. Ang galing. Congratulations po, Miss Rachel. Thank you, thank you. Ito para sa ating mga kapamilya, kwentuhan mo naman po kami kung paano po kayo nagsimula sa industriya. A million years ago. Parang misdirection, parang panahon po yun ng dinosaurs na. Yeah nga, di ba Jurassic? Hindi, siguro yung mga ka-age ko, hindi kayo kasi hindi ko na kayo, hindi ko pa jamala. Ano ba kayo? Gen Z? Millennials. Sa mga kasabayan ko, mga kababata, they will remember that I started on the TV show That's Entertainment and na-discover ako ni Kuya Germs and I started recording albums that I was 12 years old when I started on That's Entertainment. Tapos sa recording very very young. So gusto ko lang klaruhin na child star po ako nung araw kaya bata pa rin naman po ngayon. So, and then of course nung 15 naman ako I released my very first album. Yun ang unang-una kong single was Mr. Cupido. I'm sure naalala niyo yan. Yes. Alam natin yung mga songs niya na alam natin. Kasi yan na kumbaga hindi na mabubura sa ating ano yan, sa ating isipan. Thank you. Miss Rachel, ito naman, ano naman yung sikreto? Kasi antagal nyo po sa industry, di ba? Especially sa music industry din. Ano yung sikreto para maging successful ka doon sa larangan na yun po? I think, ano talaga, kailangan matibay ang loob mo. And of course, don't be afraid then to ask help, no, from people. And ang dami-dami tumulong sa akin through the years. Of course, my manager, si Tita Girly Rodis. Mm-hmm. Of course, nandiyan na rin naman yung mga naging mentor ko. Of course, my dad, di ba? Kumbaga, huwag kang always learn from people that have been in the industry ng matagal na and know, lalo na sa pagiging performer, pagiging live performer. Minentor ako ng ating concert king na si Martin Rivera. Siya nagturo sa akin. Silang dalawa ng dad ko actually ang nagturo sa akin how to put up a show. Paano gumawa ng lineup ng mga songs, paano kausapin ng audience. Dati pa nga si Martin pa yung gumagawa ng mga script ko para sa mga concerts. Wow. So I learned from the very best. So
sa mga those who are dreaming to become a concert performer or to become a recording artist, it's very important na magkaroon kayo ng mentor dito sa ano, and marami namang kind souls out there that are willing to help you out. Yes. Isa na ako doon if you want. Ay, ayun nga po, sasabihin ko sana Miss Rachel, baka pwede po ano, mag-PM na lang po ako bigla. PM is the key. PM is the key pala. Agad-agad to Megwe. Pero ito po, Miss Rachel. Honestly, meron mga nagne-message sa akin. So, yeah. Meron mga nag-ask advice. Opo, ayan. Ay, ako, pwede rin ako humingi ng advice. Miss Rachel, para po pag medyo nasa-short na po kayo sa budget, wala akong gano'n. Iba na yun sa finance pala yun. Sa mga kantahan tayo sa performance. Pero ito, next question is Rachel. Curious po kami. Bakit nga po nabansagan kayo na bilang Queen of Heartbreak Songs? Paano po nagsimula yun? Ewan ko ba? Kasi nag-start naman ako na medyo parang masaya naman yung mga kanta ko, di ba? Mr. Cupido, KSP, Kulang sa Pansin, yes. Kay Tagal. Hindi naman pa ganun masyadong suicidal yung kanta. Pero pagdating na sa nung naging popular na yung, I guess nung umpisa yun, nung sumobrang talagang nag-hit yung kantang Nakapagtataka, originally sung by my father, Haji Alejandro. Doon na nag-start yung nagkasunod-sunod yung mga heartbreak songs. Of course, the biggest one of all of that is a song that I co-wrote with Ding Dong Avanzado, yung Paalam Na. So I guess doon na talaga napako na talaga tayo yung image natin sa ganung mga heartbreak songs. Ang talagang nag-coin ng term na Queen of Heartbreak Songs is Star Music. So I joined Star Music last year, and then, di ba mahilig tayo na binibigyan ng mga parang titles ng mga singers and stuff. Yun yung naisip nila. Although matagal na po na rin namang naririnig yon from different people na Rachel Alejandro, kilala for heartbreak songs. Parang hindi lang naging official title, but starting last year, yun yung parang binigay sa akin na parang ano ng Star Music. Because I released an album called The Great OPM Songbook Volume 1, and yun yung parang ginamit nila na tagline for the promo of the album. That being said, Miss Rachel, meron po ba kayong top 3 songs? Yung ako baga hindi mawawala sa concert o sa playlist niyo po? Tama. Yun, so syempre every show hindi mawawala, like I mentioned na nga yung Mr. Cupido. Ayan, hinahanap talaga ng tao yan. Bonito lahat. Oo, definitely. And then a favorite, and then of course Nakapagtataka, laging nandiyan yan, Nakapagtataka. And another song other than Kay Tagal, which of course I also sing, another song na laging nare-request din sa mga ano is a the song Bulag sa Katotohanan. Ayan, lagi ko rin kinakanta yan. Yeah. Papanakit to si Miss Rachel, ano? Title pa nga lang eh. Masakit to. Grabe. Pero ito po, Miss Rachel, na banggit mo nga kanina na may series of shows ka ngayon sa Amerika. Ano ba? May pagkakaiba ba ang audience sa Pilipinas sa audience sa abroad? Share niyo naman po sa amin. Meron din, pero syempre mga Pilipino pa rin naman kasi yung mga the audiences that I've been having dito, mga Pilipino, pero syempre mas sabik sila dito. Pero I'm sure ngayon sabik na rin ng mga kababayan natin dyan sa Philippines, kasi di ba ang tagal na rin na medyo hindi tayo nagkaroon ng mga shows, live shows. Pero alam, from what I've heard, slowly but surely itong 2022 nagbabalik na nga ang mga big concerts dyan. Wow! So I'm excited kasi on July 30 I'm going to be at the Winford Hotel for a concert. Wow! So, napaka-busy ni Miss Rachel, no? Napaka-busy shows. At talagang excited ang mga kababayan natin dyan. Ano po ba ang mga pasabog na i-expect ng mga kababayan natin sa iyong series of shows? Yan. So, nanggaling ako sa Florida, 2 cities in Florida. Nung last weekend, I had a Philippine Independence Day celebration sa Carson City. And then itong weekend, pinapasalamatan ko lahat ng nanood sa
Dallas, Houston, and Chicago. And then on June 18, I'm going to be in Phoenix, Arizona. On June 25, mm-hmm. Jacksonville, North Carolina. June 26, meron akong I'm going to be at a summer festival called 2022 Fiesta Extravaganza, sponsored by I Want TFC sa Toronto, Canada yan. July 9, I will be in Cerritos, California. July 23, sa Guam. And then nabanggit ko nga, July 30 in the Philippines sa Windford Hotel. September 3, Winston-Salem, North Carolina. Hanggang ano na to, kasi October 1, Queens, New York. You're probably wondering bakit parang ang haba-haba-haba na hanggang October na yung schedule. Kasi yep. Back and forth talaga ako mula nung... Ang husband ko kasi, the reason I'm in New York is that yung asawa ko is based here now. So, yeah. Pag may work sa Philippines, bumabalik ako sa Pilipinas. Like yes. The time that I shot the Broken mm-hmm. Marriage Vow. And pag may mga concerts naman dito, nandito rin ako. And of course, hopefully more... US projects na mga wow. Film and TV din. Yes. So much. Sama mo naman kami dyan. Thank you so much and good luck po. Maraming salamat po ha, Miss Rachel. Nako, salamat sa pagpapaunlak po sa amin. Sana ay makita ka namin in person, mag-concert din, mapanood ka namin. Thank you so much. And yes. Congratulations po sa inyo. For the complete, for the complete schedule lang, at saka yung mga phone numbers for tickets, just go to my social media account, Rachel Alejandro, my official artist page sa Facebook. Naka-pin dyan yung... Welcome back to Showtime Online! Yes, Showtime Onliners. Iniibitahan namin kayo pa rin mag-tweet, comment, react, comment ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime Malayang Magsaya. Mm-hmm. And iniimbitahan pa rin po namin kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel at maraming salamat po sa ating 1.58 million subscribers. Yes! Thank you so much. Pangmalakas sa mga subscribers natin. At syempre, gusto muna natin i-congratulate ang ating Showtime Sexy Babe winner for today, William Ahmed from Makati City. Congrats, girl. Congratulations. Alright. At ito na nga mga kapamilya ha, sa New York, Los Angeles, at pati na rin sa San Francisco. Parang nakakapanibago si Ana Ramsey. Ang baba ng boses. Ang deep ng boses. Parang masyadong apitit. Liit-liit. Naka-bass. Tenor. Ano ba mas mababa? Tenor. Ang nakakalokay. Mas mababa ang bass. Mga kapamilya, Showtime Onliners, in celebration of Star Magic's 30 years, pupunta po dyan ang ilan nating kapamilya celebrities ngayong August para sa Star Magic 30 Beyond the Stars. Yes. Nasa New York po sila ng August 6, sa San Francisco naman on August 12, at Los Angeles naman sa August 14. And for more details kung paano pa makakuha ng tickets, just go to mytfc.com/starmagic30. Yes. Samahan nyo rin sina Sanjo Marudo at Kim Chu dahil makikisaya sila sa fiesta mo sa USA in Florida. Makisaya at makifiesta with Kim and Sanjo sa Florida on July 30 sa OHP Event Center. Alright, and free admission po ito mga kapamilya ha. For VIP seats naman, please visit www.florida-fiesta.com. Mm-hmm. Alright, bongga-bongga yan. At syempre hindi naman pahuhuli, o diba? Oh, excited yes. Si Maru. Excited na pumipwesto na eh, diba? Umaangil na dala, dito na. Hindi ko kasi dala ang aking ano, ang aking set. For me, si Maru ang ano, si Maru ang next mag-show sa America. Oh, ang taray, gusto mo yun. Practice lang to. Tama. Oo, kaya naman ako. Eto na, simula na nga natin ang So You Okay kantahan with Wise and Maru. Take it away, guys. So dahil dyan, dala ko ang aking ano, dahil hindi ko dala ang aking banda. Wow, may banda rin pala si Maru. Ito na. Marinig kaya? Yes. Walang tigil lang kulo sa aking pag-iisip mula nang tayo magpasyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat di tayo bagay nakapagtataka sa mga sawi, oh! Kung bakit ganito
Ang aking kapalaran, di ba't ilang ulit ka nang nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyakan. Nakapagtataka, nakapagtataka. Di ka ba napapagod? Di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. Napahig ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Tutuloy pa ba? Walang tigilang ulan at nasaan ka araw. Napanin ang pag-ibig sa isa't isa. Wala na bang nanatiling pag-asa? Nakapagtataka, saan napunta? Di ka ba napapagod? Di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Sige na, hanggang doon lang tayo, ano? Oo, okay na. Yes! Yeah. Oh, tara! Sige tayo yung nakapagtatakwa. Isa ko naman, piu-piu-piu daw. Piu-piu-piu. Oo, isasama siya. Iduduwat nila niya ni Rachel. Ay, okay. Kasi actually, nante ko ang sabihin ko dapat kanina ang kakantahin. Kasi baka kailangan ng PA. Ano mo? Ay, oo. Ayan, ako gusto mag-front act sa mga tour, ha, ni Miss Rachel Alejandro. Ha? Alright, eto, na natin patagalin ating susunod na jammer. Ay, Bongga Wise. Take it away. Go Wise. Nakarelate ako sa ano kanina story ni number 2 eh. So, eto yung kanta natin para sa ano, para sa sarili natin. Huwag mo na kaming damay dyan. Kada akbang sa lupa'y para akong inaaral, at nalulunod sa batikos ng mundo sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Manganap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. San na to patungo? San ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka nag-isa, kaya tumaban ka at sabihin, ako naman muna. Yay! Wow.
Para kanina ba kasi yan? Dapat tuloy. Napa-emote tayo dyan. Oh. Hindi, para sa ano, para sa sarili natin yun. Kasi hindi ba minsan parang we feel na parang ang sobrang pagod na tayo, tapos lagi na lang natin nunauna yung mga tao. Kaya dapat, isipin muna natin yung sarili natin. Tama. Kaya, at tara, pag kayo ba feeling nyo, ano, pagod na kayo, o anong mga ginagawa nyo para mag-recharge, o ano yung mga ginagawa nyo ways para malis yung mga pagod na yan. Kahit anong klaseng pagod, physically or mentally, di ba may mga ganyan klaseng tayong pagod? Siyempre, check out. Online shopping. Ang gastos mag-recover? Ang gastos. Dapat may budget pagka magre-recharge, ano? Nakakaloka. Well, ako pag ano, sa katawan, siyempre, masahi, okay yan. The best! The best yun, di ba? Yes! Ano na kapag magaling yung nagmamasahi. Tapos kapag mental health naman ang gusto mong i-recover, syempre maganda dyan pumunta ka sa nature, magbakasyon ka kahit alam mo yun reflect. Ako dudugtungan ko lang yung sinabi ni Anthony, no, na pagka may time at may opportunity to go, hindi naman ka lang abroad or kahit sa Pilipinas ka lang, do it kasi nga refresh sa yun eh. Di ba nga, ang tagal nating nakulong sa mga bahay because of this pandemic. Tapos, if you have time to travel, kahit sa Pilipinas, road trip, or sa ibang bansa man, grab it. Ibigay mo natin sa sarili natin. Laking bagay yan. At saka, importante yun na ano, bigyan mo ng pansin or pagmamahal yung sarili mo. Kasi di ba, tayo, lagi tayong exposed sa mundo na madaming tao, madaming nakasalamuha, madaming naririnig, maraming ano. So, at the end of the day, syempre, i-ano mo din, pahalagahan mo din ang sarili mo, di ba? Tama. Yes. Minsan kasi, sa bilis ng takbo ng, ano, ng routine natin sa pang-araw-araw, nalilimutan na natin yung sarili nating health, mental health natin. So, minsan, i-check mo din yung bukod sa pag-check out, mo pag-check out, i-check mo din yung sarili mo. Tatanungin mo, okay ka pa ba? Kaya mo pa ba mga susunod na araw, 'di ba? So kung medyo napapagod ka na, give time for yourself and relax, 'di ba? And kapag ano, kapag pagod ka na, hindi naman ibig sabihin susuko ka na, magpapahinga ka lang. Papahinga lang. Kasi parang cellphone, di ba? Pag ang cellphone low, ba't na magcha-charge ka? So parang tao lang din naman kailangan mag-charge ka din. Naman tayo. And sa mga friends natin, kunyari, nafe-feel ng mga friends naman natin na hindi na tayo pinapansin ni, kunyari, ako hindi na ako pinapansin ni Wise, hindi na niya ako kinakausap. Sana maintindihan din nila na tayo, minsan kailangan din natin mag-charge. Kasi, di ba, source of strength nila tayo, source of energy nila tayo. So kapag nauubusan tayo, kailangan natin mag-recharge din. Yes, kasi naman, how can we give and how can we share, di ba, yung mga happiness na meron tayo? Kung tayo mismo sarili natin, wala tayo nun. So kailangan, tama yung ano, yung song ni Wise, talagang konektado. At speaking of charger, merong charger na mabilis at merong charger na mabagal. So dapat pakiramdaman mo, kanya-kanya yung ano tayo. Oh. And speaking of charger, ha, nagbibenta ako ng charger. Diba yan? Oo. Pero yun nga, sabi nga sa kanta, di ba? Ang sabi nga sa kanta, it's okay not to be okay. Pero huwag tayong mag-dwell na not okay tayo. If hindi na tagatawa, ask help. If you're not okay, yes, give time kung until when ka hindi magiging okay. Hindi naman hindi ka okay. Ano to? Pero huwag ka tatambay. Yun ang importante. Huwag ka lang tatambay. Huwag kayong tumambay doon. Exactly. Ang kailangan mo, humingi ng tulong sa kaibigan, makipag-usap sa mga tao. That's very important para sa ating lahat. Yes, ayan. Mm-hmm. Showtime Online. Sa dami naming sinabi. Kaya naman, mag-tweet, comment, react kayo kung ano masasabi nyo sa Soyo Okehan ni Wise at Maru at sa mga pinag-usapan namin dito gamit ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime, malayang magsaya. Mm-hmm. Uy, speaking of tambay kanina ha, ito, tambayan ninyo ang mga TV ninyo, manood kayo ng Tawag ng Tanghalan kasi balita ko napakagaling ng mga dalawang characters. Yes! Yan, ha? Oh, at tambayan nyo pa rin kami dito, huwag kayong alis dahil magbabalik pa po kami dito sa Showtime Online! Yeah. Welcome back to Showtime Online! And Showtime Onliners, patuloy pa rin po ang inyong pag-tweet, pag-react, pag-comment sa amin using our official hashtag for today na hashtag Showtime, malayang magsaya. Mm-hmm. Yes, malayang magsaya. Kaya naman, mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Naku, maraming salamat po sa ating 1.58 million subscribers. Yes, yes. And congratulations sa ating Battle of Versions winner na si Elizabeth Leyba. Oh, ang kalang version na posible.
Oo, ang ganda. Ang ganda na kanilang versions. Pero ito na nga. Mar, para naman sa ating mga kapamilya at Showtime Onliners na naghahanap ng trabaho, nandito na ang tutulong sa inyong makakuha ng mapapasukang trabaho. At para sa mga detalye kung anong mga trabaho ang pwede nyong applyan, ay panoorin natin ito. Roll VTR. Mga pre, narito ang mga trabahong maaari mong applyan. Register na for free sa trabahanap.com. Trabahanap.com. Apply na. At yes, eto na nga madlang people. Ha? Welcome your weekends with a weekly dose of supremacy this June with your favorite singers from Star Magic's Polaris on hashtag TNT Fridays 9:15 p.m. at the Resorts World Manila. Yes, abangan ang iba pang mga Polaris artists na kakantahan kayo sa mga susunod na Biyernes. Yes, abangan natin yun. At ito pa, The Wonders of Bel-Air with Pepe, Kira, Maurice, and Brent, plus an acting challenge with a new generation of stars. Watch Hot Summer Episode 5, The Magic Lives On. Yay! At ito, paborito natin itong mga gantong mga eskwilan. Ito ha, new originals, advanced episodes, blockbuster movies. Yes, nandito na yan sa I Want TFC. Adara. Yes, watch them all for all free. No registrations needed. Just download the app or visit the I Want TFC website. Charot. Intrusion. Ito naman guys, tawagin na natin ang ating sexy babe winner for today. Please welcome to Showtime Online, you. Antantananan, asa na yung pangalan na We Am Ahmed. Hi, Wiam. Wow, you're so pretty, ha? Congratulations. Thank you so much po. Yes, ano naman ang reaction mo nung tawagan yung pangalan mo na ikaw ang winner natin sa Showtime Sexy Babe? I was surprised and also very much excited nung ako yung tinawag. I'm like, oh, okay, this is actually happening. Mm-hmm. Yun lang po yung emotion na nafe-feel ko nung time na yun po. Shock. Kahit sino naman kasi talaga, di ba? Mabibigla. Napagtagumpayan mo ang iyong kumbaga sinalihan. Pero ito bakit dahilan mo bakit ka sumali sa Showtime Sexy Babe? I feel like it's actually a really great platform para ma-share po yung story na meron po ako. Aside from that, to also educate people more about the LGBTQ community. Hindi naman po sa pagiging beauty queen or anything. That's really my purpose rin po. Since I have a partner who's a trans man, also my sister is also a trans woman and I myself am pansexual. So I feel like this is a nice opportunity to showcase that. Ang ganda. Ang ganda naman na pili mong platform for your advocacy. Love wins. Pero eto, William, how did you prepare for today's competition? It was actually a different kind of preparation. Kasi when it comes to pageantry po, very serious po kasi yung preparations nun. And then when it comes to sexy babe po, kasi they want us to be authentic, they want us fun lang, like hindi masyado, ano tawag nito, parang hindi masyado uptight. Parang just be yourself. There's no pressure at all. It's just like nagkakausap lang kayo ng barkada nyo. Parang ganun. Eh ang pageantry, parang hindi. So I had to parang the opposite po. Yeah. Lighten up. Hindi masyado serious. Yes. William, you mentioned earlier na pansexual. Sa mga hindi nakakaalam at saka hindi familiar doon sa pansexual, pwede mo bang i-share sa amin what does pansexual means o kung ano yung interest ng pansexual din? Mm-hmm.
Yeah, I would really like to share that. A pansexual is someone who is attracted to anybody despite of their gender identity or gender expression. And you know, the difference between a bisexual and a pansexual is the bisexual only is interested in two genders. Mm-hmm. Pansexual is really everything. Mm-hmm. Mahal ang mga pansexual. Napagmahal. Oh! Oh. May high love na mabibigay. Kahit sino pa yan. Oo. Alam mo, may mga... mga siguro yung mga pansexual, once they fall in love, regardless of whatever it is, na-in love ako eh, and this is it. Pero totoo ba, sabi nila, ano din daw, pwede rin daw ma-in love sa halaman, ganyan. Like sa things? Or iba yun, iba yata yun. Iba so, merong ganun ah. Merong kasi ganun. Kasi napanood ako ng mga documentaries sa mga like establishments na sila na in love. No, I think it's a different, ano na, it's a different story na. No? Pero yun ang pagmahal. Maganda yung napag-usapan yung ganito kasi nalilinawan yung ating mga Showtime Online. Yes. Totoo. Talaga. And we have to be ano open, di ba, sa mga ganito. Para we are aware on. Pero ayan ako, Wiam, sa ang part ka ba ng competition, pinaka nahirap, pinaka na-excite talaga. Na-excite ako with everything because everything is actually a new experience for me kasi it's a different kind of pageant ka. Although mas ano pa yung nervousness ko because it's really something different. Pero I was really excited that I got to talk to the hosts and I got to be on the show. Yun. Oh, yeah. Oo, totoo. Pero ito, now that you are the Showtime Sexy Babe winner, for you, what is sexy? Sexiness will always be confidence. Sexiness will always be you being empowered but at yourself. That's what confidence is for me po. Yun. Ganda. Ikaw yun. Oh. Yes. Mm-hmm. Maganda. Ikaw, William, how will you prepare naman for the weekly finals? How will I prepare for the weekly finals? The usual preparation lang po. Okay. Wala kang babaguhin sa iyong naging proseso. Usual lang. Wala. Or feeling ko, ano, secret lang muna yan yung video. Oh, secret lang. Diba? Sa kasi malaman ng mga kasama. Malalaman. Tama. Sarili niyang technique yun, di ba? Oo. Ito, balikan lang natin kay Wiam yung nabanggit niya na meron siyang partner na trans man. Tama ba, Wiam? Oo. How was it the relationship? Paano nyo ba ina-up? Kasi nga, ito ha, hindi naman sa society na, especially sa Pilipinas, medyo hindi pa kasi tanggap siya. Medyo may nasasabi pa lang. Yes. Paano nyo ina-up? Very conservative. Yes. Oh. Paano nyo ba ina-uplift yung isa-isa rather? Kasi nga, well, probably at some point may narinig kayong kumbaga hindi sa sumasang-ayon sa relasyon. Mm. So, paano ba yun? Yung process nyo yun, Wiam? Actually, that's very true. When yung una po kaming naging kami, ang dami pong discrimination, ang dami rin pong hindi po siya nire-respect sa gender identity niya po. Most especially sa friends ko po, hindi po siya tinanggap. Oh. Kasi yun nga, yung mas gusto talaga nila yung biological na male for someone na girl. Kasi sayang daw nga. Mm. Pero with what we do, I just really love the guy. I don't really care what other people say. Because you know what only really matters is just the two of us. And how we uplift each other is just being there for each other and just pouring much more love. When there's a hardship or when there's a challenge coming through us, most especially with the discrimination, I just shower him with so much love that he is worth it, that none of these words really matter. Because you are being you and that's the most important part. Ang ganda no. Ang ganda nun. At saka, I don't get it, no? Bakit yung ibang tao sinasabi nila, ay, sayang to. Sayang, di ba? It's like you're expressing din yung love mo. And at the same time, meron kang nakukuhang love from that person. So, I don't think na sayang is the right term to use dun sa mga ganyang pagkakataon, di ba? Well, congrats because talagang love wins, di ba? You're happy. We can tell you're happy. And ano, happy Pride Month, di ba? Yes. Happy Pride Month ngayon. Yeah. Oh, diba? Nakakatuwa. Oh, ayan. Congratulations once again to you, William. Looking forward sa more pasabog mo dito sa Showtime Sexy Babe. Right? Maraming salamat. Oh, yeah. Quick shoutouts. Go, William. Yeah. Shoutout my mom, Sir Ben Morfori, yung handler ko po, si Minerva, and also most especially my partner, Dan Padilla. I love you so much, everyone! Oy. Ang saya niya, di ba? Yan ang in love. Loud. Oh, yes.
Sana all my love life. Ingit ako. All right, once again, we are Mamet. Thank you very much and congratulations to you, our Showtime Sexy Babe winner for today. There you go. Maraming salamat. Okay, ayan guys, go. Baka meron kayo mga gusto i-promote. Go guys. Ako na muna. Ayan guys, follow nyo ako sa aking mga social media accounts at @wise_estabillo. And please, ayan, subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Ayan, magbabalik vlogging video. Wow. Guys, masaya yan. Collab. Collab yan o. Susundan si Ana. Collab yan o. Guess ko kayo. Ano na Ana? Sige ma. Game. Book mo na. Sige. Ako rin po. Follow nyo rin ako, Anthony, kasi sa aking mga social media accounts at sa YouTube din kasi baka mahawa na rin ako kay Ana tsaka kay Wise. Mag-vlog na rin ako soon. Yes, ako naman po. Yes, ako naman po. #_Mar lamang po sa mga social media accounts at sa YouTube channel ko. Meron po. Magbabalik vlogging po. Magbabalik na. Schedule, ha? Let's go, guys. Ako naman po. Please follow me, Anna Ramsey, sa lahat ng social media accounts ko. Sa TikTok, follow nyo ako dyan. And sa YouTube, yes, ano na, Anna, every Saturday, 6 p.m. po yan. Let's go. Ayan. And dito sa Showtime, yes. Please follow us para updated kayo sa mga kaganapan. Maraming salamat pa ng people. Thank you, guys. So, see you ulit bukas sa pinakamasayang online ang tambayan sa buong universe na para sa you at lalong-lalo na para sa inyo. This is Showtime Online. It's Showtime. Buong pamilya, buong angkan, hey! Kasiyahan,